And with mga kaibigan, sana namang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ating mga kaibigang OFW, kumusta po kayo? Sa araw na ito mga kaibigan, ay sana namang pong reaction video ang ating ibibigay. At ito po ay talaga namang sobrang nakakataba ng puso. Nagkaroon po ng pagtitipon at pagpupulong sa harap ng kamera ang mga kagwang at sika business. At ang kanilang pinag-usapan ay ang isang mahalagang bagay na pwedeng makapagpabago at makapagpasaya sa mga kagwang. Panoorin po natin mga kaibigan hanggang sa dulo ang videong ito, sapagkat bibigyan po natin ng reaksyon, ano po, at syempre atin po na mga papasadahan ng konti yung pong patungkol sa sahod ni ka-business, no? Pag-usapan po natin yan mga kaibigan dito po sa video ito. Pero kung hindi ka pa nakafollow kay ka-business, ipalon nyo na po mga kaibigan, nasa baba po ang link ng ating pong ka-business official. Sana po ay sundan po natin at ipalon natin at 391,000 na po mga kaibigan. Ayan, sabi pa nga natin, sana po sa darating na Pasko ay maabot niya. Ang ating nga pong dalangin ay maabot ang kanyang 1 million subscribers. Pero sabi nga niya, sa 400 lang, masaya na siya. Ganun din po mga kaibigan, atin din pong ipalo si Papa Dins, ano? Nasa baba din po ang kanyang link. At syempre, atin din pong sundan ang lahat ng gumagawa ng mga charity mission, Kalinga Prab, Balsantos Matubang, at ang iba pang gumagawa ng mga charity mission. Well mga kaibigan, eto na po, hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Samahan niyo ako sa reaction video nito. Sana po itapusin ninyo hanggang sa dulo para makita natin kung ano yung mga punto na nais natin bigyan diin sa video na ito. Sahod na, sahod na. Advance niya tayo, city po ngayon eh. Kailangan ko sahod ulit eh. Hindi, ano, tawag na ito, bilang namumuna, no, sa isang grupo o sa ating grupo, ano, ay kailangan kong magdesisyon. At ang desisyon ko po mga ka-business ay pantay-pantay na yung sahod ng kagwa. Oh! Yun, no? Alright. So, ayan po, maliwanag po sa narinig natin kay ka-business, pantay-pantay na ang sahod ng kagwangs. Dati po kasi mga kaibigan, ang sahod ng kagwangs ay medyo mataas po itong si Bay Papaya. Dahil una, siya po naman ang matagal na dyan. Kumbaga sa seniority, ay siyempre may privilege yung nakakamit si Bay Papaya. Dahil kung ating pong susundan, noon pa nga pong panahon ni Istong, ano, nagkasama sila, umalis na si Istong, pero nandyan pa rin po si Bay Papaya. At noong panahon na nagmi-mission si ka-business, bukod tanging mag-isa lang si Bay Papaya na sumasama rito, hanggang sa ngayon, unti-unti dumarami ang mga kagwang. Ang isa sa magandang desisyon na ito kung bakit nangyari ito ay dahil ayon kay ka-business, kinausap siya di umano ni Bay Papaya. Sinabi daw sa kanya ni Bay Papaya na kuya, kung kaya mo na, ano nga po gawin mo na lang pare-parehas ang ating mga sahod. Grabe no, congratulations. Well mga kaibigan, katulad na po ng sinasabi natin at nakikita ninyo sa thumbnail, alam nyo po mga kaibigan, napakabuti din ng puso ni Bay Papaya. Inisip niya, sabi nga niya, ang lahat ng ito ay may mga pamilya din. So maganda din yan, no? Magandang desisyon yan na pare-parehas ang mga sahod ng bawat isa para wala silang ano, kumbaga hindi magkakaroon ng inggitan, no? Walang ano doon, walang kumbaga issue, magiging issue in terms of sahod. At least, pare-parehas ang trabaho, pare-parehas din ang sahod. So maganda na po yan. Pangalawa sa magandang punto dito sa pinag-usapan nila ay yung pong mga ibinibigay. Batid natin na pagdating ng sahuran, may mga nag-i-sponsor kanya-kanya sa mga kagwang. So, para po maiwasan din, sabi nga ni ka-business, yung parang tila favoritism, magkakaroon ng centralized na paghahati ang mga kagwang sa mga sponsor. Well, para sa akin, mga kaibigan, ano po, opinion ko lang po ito. Kayo po, pwede po kayong magbigay ng inyong opinion naman. So, maganda po ang hangaring ito na sinabi ni ka-business. Dahil una, kung ating pong titingnan maigi,
at least kung magkano yung malikom na sponsor, maibibigay ng pantay-pantay sa mga kagwang. Walang labis, walang kulang. Kung baga equal sharing sila. Kasi dati sa una, kung sino yung nagbigay ng sponsor, halimbawa kay Bay Papaya, kay Intoy, so doon na pupunta. Although, alam natin, discretion yan. Discretion yan ng mga nagbibigay ng sponsor. Discretion nila yan kasi kaya nga sila nagbibigay dahil natutuwa sila sa tao. Pero, ito pong ito, kung baga, pakiusap ni ka-business na kung maaari kasi nasasaktan sila kapag dumarating sa sahuran na may isang tao na tila mababa yung sa kanya dahil wala namang nagbigay na sponsor. So para sa akin, maganda ito. Napakaganda ng ganitong sistema. At least, pare-parehas magkakaroon ang bawat isa. Ano ho sa tingin nyo? Comment down below. No? At syempre, nire-respeto din natin yung mga nagbibigay ng mga individual na sponsorship sa bawat kagwangs. No? Pero ano po ba sa tingin ninyo? Mainam po ba ang ganitong sistema na iginawa ni ka-business? Alam nyo po mga kaibigan, bawat isa sa atin, bawat isa sa mga kagwang, 15,000. Ilan po ang kagwangs ni ka-business? So, si Bong kasama doon, si Damo, 6 sila. So, 15,000 sa 6, that is already 90,000. Okay. 90,000 mga kaibigan, labas sa expenses sa diesel, sa paglabas nila pagkain, at doon po sa pinamimigay. Alam nyo po mga kaibigan, bukod tanging sinasabi ko, napakabusilak ng puso ni ka-business. Una, maaaring ilan na lang, sentabo na lang mapunta sa kanya. Excuse me. Or, maaaring ang mapunta ho sa kanya ay abono pa. Pero sabi nga ng ilan, kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo na tinitingnan yung mga gastosin. Bakit ko pinupunto ito mga kaibigan? Noong pong mga nagdaang mga video, nagbabasa po tayo ng comment section. Hindi na po natin isa-isahin. Pero may mga nagko-commento po doon. May mga nagko-comment na si ka-business daw ay ang kanyan lang ay views. Si ka-business daw ay pera-pera na lang yung usapan. Hindi daw niya, kaya niya hindi binibidyo si ganito, si ganon dahil mahina ang views, si anong ganon. Pero dito mga kaibigan, sarado lahat ng agam-agam. Una, ang sa akin lang siguro ay wag lang nating pangunahan yung mga plano ni ka-business. Magtiwala tayo sa kanya kasi alam niya kung ano at saan tatakbo, saan tutungo itong kanyang channel. Batid naman natin na hindi matatawaran ang kabusilakan ng kanyang puso sa pamamagitan ng pagbabahagi ng anumang kikitain niya. Kasi ito personal na kita niya, yung ibibigay niya sa mga kagwang. Akalain mo yan, 15,000 bawat isa sa kanila. That is 19,000. Malaki-laki na yun. Siguro kung iba yan, maaaring sabihin, di ka lang kasi kumakain naman kayo, ganito ganun, di ba? Pero siya hindi. Hindi niya tinignan ang aspeto na yun. Ang punto lang niya is ang bawat isa ay mapasaya at masiguro na maitawid patungo sa kinalalagyan nila ngayon. Kaya nga ho, tunay nga ho siyang charity vloggers kasi talagang ang kanyang intensyon at adhikain ay alalayan yung iba na naghihirap. Di ho ba? So, doon po sa issue ng sahod ni ka-business, ako, para po sa akin, marami pong nagsasabi na gano'n, 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 views lang, pera-pera lang. Alam nyo, ako charity vloggers din tayo, no? At talagang mahirap po ang pag-charity. Napakahirap. Lalo na kung wala kang kung walang sponsor tapos bigla ang may ganyan kasi sa pag-charity hindi po naiiwasan na mayroon pong mga umapasok sa iyo na humihingi ng tulong na hindi na po yan nakikita sa camera. Ang tawag doon incidental expenses. Hindi na po yan nakikita sa camera. So kung titingnan natin, tunay nga lang na talagang ang puso ni ka-business ay ang tumulong. Ano po? So siguro para sa atin, para po sa lahat, suportahan natin si ka-business sa pamamagitan ng hindi lang pag-skip ng ads. Isa ho yan sa pinaka-basic na suporta na maaari natin gawin bilang followers, bilang manunood,
para at least kahit papano dun sa hindi pag-skip ng ads ay magkaroon naman siya ng revenue na ipasahod sa mga tao. Alam naman natin ang kanyang puso na hindi naman ho, kumbaga si Kabusiness ay yung mga salitang kali hindi naman ng boxingero eh. Talagang hindi siya ganun, no? Talagang open siya. Open palm siya para sa mga tao. And thank you so much, Kabusiness. Maraming maraming salamat. At sana tuloy-tuloy pa ang biyayang dumaan sa iyo. At sana naman din ay tuloy-tuloy pa rin ang biyayang umago sa mga kagwang. And of course, thank you so much again to Bay Papaya sa kanyang napakagandang hakbang, no? Na hindi niya tiningnan yung kanyang sarili bilang elder, bilang isang senior, no? Hindi niya tiningnan yon, bagkos ang tiningnan niya yung pantay-pantay na mga trabaho ng bawat isa. Walang senior, walang ganito, at sa wakas, kahit papano sa ngayon, pare-parehas na sila ng sahod. Congratulations mga kagwangs! Sana po ay pagbutihin nyo pa ang inyong mga trabaho at sana po ay suklian natin yan ng katapatan para po sa Kabusiness family. Alright mga kaibigan, hanggang dito lang po muna at sana po ay may napulot kayo sa ating pong reaction. Ano po? At talaga namang nakakatuwa at nakaka-inspired ang videong ito na ipinakita ni Kabusiness na pagmamahal para sa mga kagwangs. Again, kung hindi pa po tayo mga kaibigan, nakapag-subscribe, i-follow po natin Kabusiness Official, Papa Dins, pindutin po natin, nasa baba po ang links. At syempre mga kaibigan, kung kayo po ay nag-i-enjoy sa ating mga reaction video, huwag din po niyong kalimutan pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated kayo sa ating pong mga reaction video. Araw-araw po nagbibigay tayo ng mga reaction video patungkol po kay Kabusiness mga kaibigan. At siyempre, maraming salamat din naman sa ating mga sumusuportang teams. Katulad po ng team Pima, andyan po si Rems Arat, Everdy Mandy, si Barbie Mon, si Rocky Tira, Bus Rapi Mapagmahal, yung pong team Bernie Ball. Maraming salamat. See you mamaya kay Shirley. Ayan, Shirley, admin Bernie Ball. Dyan po si Raselda YT, Kapangarap Vlog, Miga Love Shoutout. Si Kabayang Nilo, ayan, Miga Love Shoutout sa iyo. At syempre, Willie Villarta, sa lahat po ng Bornibol Team. Ang ating pong Team Budol, andyan po si Bus Al, Miga Love Shoutout po sa inyo sa mga Team Budol dyan. Of course, ang ating pong Team Legend. Thank you so much po sa Team Legend family na talagang andyan at suportado. Ken Celisti, The Shining Pilipina, si Boss Technician, Kabalbon, si Too Little Cute, Cutie, ayan, Miga Love Shoutout sa iyo, Milo Sada, Miga Love Shoutout sa iyo. Sa lahat po ng ating pong mga kaligit dyan, ni Kyle, Miga Love Shoutout po sa inyo. And of course, si Steph Seedlings, Delatory Vlog, Miga Love Shoutout. At syempre, sa ating pong mga supporters. Miga Love Shoutout po sa mga nagpa-follow at nagbibigay po ng suporta sa ating pong channel sa pamamagitan po ng membership. Ayan, ito po ang ating mga kaibigan na mga nagbibigay po ng suporta sa pamamagitan ng membership. Miga Love Shoutout to Huselito Masibak, Ann Pinoy Kitchen Mix, Norman Dap De Leon, Delatory Blanc, Ronaldo Serapin TV, Swiss, Sweetie Malatip, Michael TV Vlogs, Cedric Samuel Rojiro, Swiss Pandi, Welver Machua, Clarita Di Mayuga, Arubanole TV, Triple E Mito Vlog, The Sister Siblings, Onika Angel, Grizel W, Bondok Tralala, Det Gonzalez, Jocelyn Reyes, Los Bimenda Band, My Mother's Diary, Wandering, Sara Mora, Amapia Almero. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta at patuloy na pagiging member po ng ating pong channel. Naway ibalik sa inyo ang biyaya ng sikliklilig at pagmamahal. Big live shoutout sa ating bagong Team Waray. Ayan, yung ating pong mga Waray-Waray vlogger dyan, Maestro Waray, Jonathan Cano, Fernan Pabrigaras, big live shoutout sa inyo, si kapatid Nadilio Lipata, of course, big live shoutout, the one and only Verdugo Publiti, at sa ating pong taong gala, Solid Supporters Angel. Andiyan po si Jam at ang bumubuo ng ating pong mga solid supporters na siya pong nag-share ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyo.
sadya pong malaking tulong po yung inyong ginagawa. Thank you so much again. Ako po si Taong Gala. Hanggang sa muli po mga kaibigan. God bless and bye-bye. Mabuhay po tayo.